Nung nag-aaral pa ako, nasa mga second year college, sinasabay ko na rin magturo sa gym para rin makatulong sa allowance at para mabuild na rin yung confidence. Si Coach Mark ang nag-inspire sa akin para magturo. Then with the help of my co-trainers like Delphine, sila rin yung nag-guide sa amin kung paano magturo sa gym. Nung una medyo mahirap kasi sa age pa lang medyo nagkaka-problema na kasi minsan yung mga estudyante mas matanda na rin sa akin and natatakot ako na baka mas ma-dominate niyong seniority kaya kinakabahan ng konti. Pero nung hanggang tumatagal naman, nasasanay na rin hanggang naging normal na. Na kahit anong age or gender, kaya nang sabayan. Nagkaka-problema lang tayo minsan sa pagdating ng health conditions ng mga students. Yung may asthma, heart disease, or yung obese, ganun. Pero hindi naman siya totally hindrance. Minsan nagiging challenge din or motivation kung paano ka mag-innovate ng programs para sa kanila while sinasabay mo yung mga ibang students na walang illness, ganun. Number 22 from Baucomonte Province. Nakilala ko yung team Lakay sa ano pa lang. Sa college ako kasi sa UC din ako galing. So kasama ko sila Jerome noon pero siyempre ano sila. Nasa Wushu kami sa Taekwondo naman. So, I want to learn more about martial arts. Kasi sa amin is puro sipa lang, more on kickings kasi kami. Pero gusto kong matuto. So, hindi pa naman huli yung lahat. E kasi parang belong up kasi. Parang makilala ko din naman kasi yung mga fighters dito. And kasama ko din yung mga ibang staff nila. Sila Ate Marlene, sila Dana noon. Kaya mas sa feel ko na dito mag-enroll kasi mas belong ako dito. Gusto ko pang ma-experience yung mga laban. Parang kumbaga is na-stuck kasi ako ng Taekwondo eh. Nakiki-tournament naman ako, nationals din ako pero iba pa rin yung mix. May mga suntok kasi sa amin kasi may suntok kami sa Taekwondo pero dito lang sa body. Hindi kami sumusuntok sa mukha. Pero mas maganda kasi yung mas kompleto kumbaga pag MMA. Kasi siyempre isa sila sa ni pinaka kilala talaga dito sa Philippines na MMA. Eh, mas maganda na yung mas kilala edi mas maganda yung mga ituturo. Eh, si Manong Edward, Edward Palayang. Si siya yung parang nakikita na mukha sa MMA Philippines. Siya yung parang pinaka-model natin sa MMA. Okay naman, nung pagpasok ko naman dito is na-entertain ako and maganda yung smile nung receptionist natin and yun na, sa mga instructor rin is very ano naman sila. Well, welcome sa mga trainees nila and maganda naman yung mga instructions, malinaw and clear naman. And tinutulungan kami pag hindi namin alam. Binibigay or mas in-expand nila yung explanation para makuha namin yung paano gawin, mga ganun. So, as of now, I think almost
3 months na rin akong nagtitraining dito sa Lakay. So, sa mga gusto pang mag-explore dyan, mga kaibigan ko, mga kaibang martial arts, sa mga taekwondo, karate, or sa iba dyan, marami dyan, pero hindi ko na isa-isahin. So, gusto ko lang i-recommend yung Team Lakay kasi maganda dito. Kompleto naman yung gamit. Marami tayong instructor na magagaling. Mas magaling din magturo. Pwede pa nating kaibiganin. Pero huwag naman sobrang ano. Dapat may fine thin line din yun. Pag instructor. Shoutout dyan kay Venus Juanito and for my BB, Netanya Tahiri Juanito. Shoutout to you and I love you. I'm Jimboy Dumlao, 17 years old from Kapangan. Alaman ko ang Team Lakay sa pamamagitan ng panonood sa YouTube at pati na rin sa Facebook. Nag-enroll ako sa Lakay Training Center para matuto at maging isang atleta rin. Ngayon si Kuya Jeremy, siya yung nagsabi sa akin na sumali ako rito para maging matuto rin sa martial arts, kaya tinulungan niya ako para pumasok dito sa Team Lakay. Ang inspiration kay si Manong Jeremy kasi siya yung tumulong sa akin at siya yung nagtumulong sa akin para pumasok dito, at siya din yung nagsasabi na maganda to kaya pumasok ka, sabi niya sa akin, kaya he is my inspiration. The gym is so good, maganda naman, at pati na rin yung mga trainers, maganda silang magturo, magaling silang magturo, kaya at maganda naman yung gym, kumpleto yung gamit, may mga punching bag naman tayo, may mga mitts, mga pads. May actually marami akong nasalian na mga laro kagaya ng volleyball, kung saan nakipaglaro ako sa provincial at saka pati na rin sa karaat, at pati na rin sumali rin ako sa table tennis. Nakipag-provincial naman ako at saka yung chess, na kung saan pati na nakipaglaro ako hanggang sa provincial meet, at saka yung gusto kong pagpatuloy yung pagkikipag-compete, kung saan gusto ko ring maging makipag-laban sa international, kaya pagpatuloy ko na mag-insayo para makipaglaban sa kung anumang laro. Sa mga kasama kong gustong matuto ng martial arts, recommend ko na sumali kayo dito sa gym ng Team Lakay dito sa Kempor. Dahil nakakapag-develop naman ito ng for fitness. Kaya maganda naman ito na pagsalian natin. Ako si Galing Prispring, 17 years old, from Kapangan, Dingit. Nakilala ko ang Team Lakay dahil inintroduce siya ng father ko sa akin. Yung father ko, friend niya, si Coach Mark Sangyong. Kasi ito yung alam kong parang nakikilala international. And marami nang nag-champion. Ang inspiration ko is si Kuya Edward Fulayang. Siya ang naging inspiration ko kasi nalaman ko yung kwento niya hanggang sa naging champion siya. Yung gym is maganda. Tapos yung mga coaches is friendly naman, kaya mas mag-aganahan kang mag-insayo dito. Receptionist po namin maganda.
Tapos sexy. Kapag nagtitraining ako dito, na-inspire ako kasi napapaligiran ako ng mga future champions. Ini-encourage ko yung mga kasama kong babae na mag-training ng martial arts para sa self-defense or fitness man. Ini-recommend ko ang Lakay Training Center para mas mahubog yung mga kakayahan natin. And isa din to sa magiging memorable na experience.